Yo, what's up mga ka-inspire? Welcome back once again dito sa aking YouTube channel. It's me, Yakir Tamargo, all the way from Poland. Yan, so, mainit ngayon. So, yan, hindi ako nilalamig kaya nakasando ako. Sino nagsabing malamig ang Poland? So, basic lang sa akin yan mga ka-inspire. Nagigigil ako sa inyo. Sino nagsabing malamig ang sino? Nagigigil ako sa inyo. Yan, so, what's up mga ka-inspire? Welcome again, no? So, sa araw na ito mga ka-inspire, mayroon na naman akong panibagong trivia, panibagong share sa inyo mga ka-inspire, no? Ito yung mga bagay na napansin ko dito sa Poland, yung difference, yung pagkakaiba ng Pilipinas at saka ng Poland. Yan. So mayroon akong napansin mga ka-inspire, siyang pumukaw ng aking pansin mga ka-inspire. Simula nung dumating ako dito sa Poland ay napapansin ko ito kahit saan ako magpunta. Yan. So mga ka-inspire, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, click the subscription button down below. Yan yung nakapula dyan. Pindutin mo na yan. At i-hit mo yung bell button. Siyempre, i-customize all mo. Para kapag mayroon akong bagong upload na video, ikaw ang unang-unang mga kapanood. O, diba mga ka-inspire? So, bago ko sisimulan ito mga ka-inspire, mag-i-intro muna ako. Let's go! Napansin mga ka-inspire, since when I was arrived here in Poland and until now, mga ka-inspire, nag-English. Basic lang sa akin yan, English-English na yan. Yan, so, yung ilang bagay ko sa sir sa inyo, siyang pumukaw na ako napansin dito sa Poland, mga ka-inspire. Siyempre, laking Pilipinas ako. At siyempre, may mga napansin lang ako, may mga nakita lang ako na pagkakaiba, yung naiiba talaga siya, naiiba. Yung mga bagay na pagkakaiba. So, the difference between Poland and Philippines, mga ka-inspire. Yan. So, kung gusto mong malaman yan, tara, umpisa na natin to. Arat ka na ba? So, number one, mga ka-inspire. Ito yung napansin ko dito sa Poland, mga ka-inspire. Yan. Groceries and supermarkets or shopping malls. Yan. So, ano ba yung napansin ko dyan na difference? Ano ba yung napansin ko dyan na pagkakaiba ng Pilipinas at saka dito sa Poland, mga ka-inspire? Yan. Kung tayo, mga ka-inspire, dyan sa Pilipinas, no, pag tayo ay pumapasok sa mga supermarkets, sa mga shopping malls, sa mga groceries, no? Pag tayo pumapasok dyan at namimili, mga ka-inspire, unang-una, pag tayo pumapasok dyan, may mga security guard dyan, tama? Tama ba ako, mga ka-inspire, lalo-lalo sa mga malalaking malls, sa mga shopping malls, sa mga groceries, sa mga malalaking groceries, supermarkets. Pagpasok mo dyan, may security guard na nakabantay. Tama po ba ako, mga ka-inspire? At syempre, yung mga security guard na tinicheck yung bag mo, yung mga dalagalakang bomba, yan, yung mga dalagalakang ano, yan, ganyan. Dito kasi sa Poland mga ka-inspire, sa mga shopping malls, sa mga supermarket, sa mga small supermarkets mga inspire, wala kang, pagpasok mo ng entrance, wala ka talagang makikitang security guard na nakabantay. Yan, less employee talaga sila kasi wala silang security guard mga ka-inspire. Papasok ka lang, kahit may bag ka, walang problema dyan, walang sisita sa iyo, yan. So, yun yung unang napansin ko mga ka-inspire dito sa mga supermarkets, dito sa Poland or sa mga shopping malls. Number two, dito sa grocery, wala po silang mga bagger boys. Wala silang mga bagger. Kung tayo dyan sa Pilipinas mga ka-inspire, yung mga pinamili mo sa loob ng supermarkets ay babagsak mo lang doon sa may cashier, no? Tapos yung cashier, ipapunch niya diretso doon sa may bagger. Hihintayin mo na lang kasi yung bagger naman ang mag-i-impake ng mga pinamili mo. So, dadamputin mo na lang siya. Dito kasi mga ka-inspire, hindi ikaw ang magpa-plastic ng mga pinamili mo. Ikaw ang maglalagay sa plastic bag or sa bag or sa cart. Ikaw ang gagawa mismo nun, ka-inspire. Wala kang aasahan na bagger. Walang tutulong sa iyo. Ayan. Pangatlo, bring your own plastic bags or bring your own reusable bag, mga ka-inspire. Yan. Magdala ka ng sarili mong bag, mga ka-inspire, dito sa Poland pag pupunta ka ng mga supermarkets. Kasi pag nakalimutan mong magdala at marami kang binili, mapapagastos ka, ka-inspire. Bibili ka ng plastic, bibili ka ng bag. Yan. So, hindi mo naman pwedeng bitin ng paisa-isa. Balikan mo, di ba? Hindi pwede yun. Diyan kasi sa atin sa Pilipinas, mga ka-inspire, halos lahat ng mga supermarkets, lalo-lalo sa SM, sa mga SM supermarkets, di ba? Mayroong libreng plastic. Libreng plastic, kaya wala kang problema yun sa mga lalagyan mo pag ikaw ay mamimili or mag-shopping dyan. May plastic silang
ibibigay. Dito po, wala. As in, wala talaga mga ka-inspire. Ayan, so yan yung mga napansin ko mga ka-inspire dito kapag namimili ako ng sa grocery, sa supermarkets, or sa mga shopping malls. Ayan, yan yung tatlong bagay na napansin ko dyan. Wala silang security guard. Kailangan meron kang sariling plastic bags at wala silang mga bagay. Ayan, so pangalawa naman mga ka-inspire, yung mga bagay na napansin pa dito sa Poland. Ayan, fast food sa mga kainan. McDonald's, Jollibee, Heist, wala palang Jollibee din sa Poland mga ka-inspire. Walang Jollibee dito. McDonald's, KFC, yan, tapos yung mga karinderya yan sa labas. Ito yung napansin ko sa kanila mga ka-inspire dito. Wala silang waiter. Yan, wala silang waiter mga ka-inspire. Baka mamaya pumunta ka dito, nag-order ka na ng pagkain mo doon sa counter, tapos umupo ka na, naghihintay ka, nakatulala ka lang nandun. O, sarado na yun. Sarado na yun. Yan, so wala silang waiter dito mga inspire. Self-service mga ka-inspire. Self-service. Pupunta ka sa counter, orderin mo yung pagkain mo, tapos siyempre pupunta ka sa upuan. Tapos siyempre i-announce nila, o ganito yan, o paging the number 2, number 3, number 4, yan. Pag narinig mo yung number mo, punta ka kaagad sa counter kasi ibibigay para kunin mo yung iyong order na pagkain. Yan. So yan yung number 2. And yun yung sa restaurant sa mga kain sa mga fast food. Pangalawa mga ka-inspire sa fast food, wala silang tagaligpit. Di ba? Waiter at saka... Wait, magkasama na ba yun? Waiter at saka tagaligpit? Tama ba? Basta wala silang tagaligpit mga ka-inspire. Iligpit mo yung sarili mong kinainan mga ka-inspire. Dapat pag alis mo dyan sa kinainan mong lamesa, dapat malinis yan. Dapat wala dyan kalat mga ka-inspire. Kasi nakakahiya naman kasi yung mga Polish people mga ka-inspire, linis nila sa mga, especially sa mga ganyan, sa mga kitchen, like, sa mga lamesa. Yan, napakalinis nila. Kapag katapos nila talaga kumain mga ka-inspire, dala-dala nila yung kanilang tray, tapos yung basura, direkto sa basurahan. Aalis sila mga ka-inspire, malinis ang kanilang lamesang iniwanan. So, less employee naman sila, less na naman sila sa pasahod mga ka-inspire. Katulad yan sa atin sa Pilipinas mga ka-inspire. Waiter! Toink! Lalapit yung waiter. Order ka lang na rin. Darating na yung pagkain mo. Di ba mga ka-inspire? Di ba ganun talaga yun sa atin? Sa ano? Waiter, extra rice nga dalawa. Waiter, soft drinks nga dalawa. Waiter, puro waiter mga ka-inspire. Dito wala mga ka-inspire. Kung gusto mong kumain, kung gusto mong sumagsub drinks, pumunta ka sa counter, ikaw ang kumuha. Ayan, so yan mga ka-inspire. Yan yung mga dapat na maging aware ka rin pagdating mo dito sa Poland, lalong-lalo na kung ikaw ay baguhan pa lang dito. Huwag po tayong umasa sa mga empleyado. Yan. Kasi hindi ko alam mga ka-inspire kung diyan kung katamaran ba sa atin yun, hindi ko alam kung kulang lang talaga silang isa empleyado rito. Kayo na bahalang umintindi kung ano yung pagkakaintindi, kung ano yung pagkakaunawa ninyo. Ayan, so, yan. Pangatlo, mga ka-inspire. Ping! Yan. Gasoline station, mga ka-inspire. Yan, ito. Kung ikaw pa may sasakyan ka, dyan sa atin sa Pilipinas, drive. Lalapit ang gasoline bowl. Welcome to Petron, sir. Ano pong gasolina po natin? Gasoline. Magkano, sir? 500 pesos. Ayan, buksan mo na yung tanki mo. Bukas na yung tanki mo, kakargahan na yan. Hintay-hintay, easy-easy ka lang. Dito maka-inspire, hindi pwede. Pag may sasakyan, kakargahan mo sarili mong sasakyan. Pagpunta mo ng gasolinahan mga ka-inspire, wala dyan gasoline boy na makikita. Wala kang makikita ng gasoline boy dyan mga ka-inspire. Isang tao lang ang meron yan sa gasolinahan dito mga ka-inspire. Or dalawa, mga ganun siguro. Yun, doon sa may store mga ka-inspire. Doon ka magbabayad. At syempre, pag nakargahan mo na, pasok ka sa counter magbabayad ka. Huwag mong takbuhan mga ka-inspire. Huwag kang tumakbuhan. Porkit ka na, ako naman nagkarga ng sasakyan ko, dapat na, alis ka na. Hindi, bad. Dapat hindi mo yung ginagawa mga ka-inspire. O, diba? Yan, kapag may sasakyan ka, nasanay ka dyan sa Pilipinas, pagdating mo dito sa Poland, sarili mong sasakyan, kargahan mo yan. Pang-apat mga ka-inspire, yan, car wash station. Yan, sa mga car wash station din mga ka-inspire. Ganyan din napansin ko dyan sa Pilipinas sa atin mga ka-inspire, no? Kasi minsan, nagpa-car wash boy din ako dyan sa Pilipinas mga ka-inspire. Nag-car wash boy ako dyan lang. Yung mga kamay, yung mga daliri ko, yan, nagkakaroon na namamasa-masa, kasugat-sugat yan dahil sa chemical ng sabon. Yan dito mga ka-inspire, hindi rin pwede yung ganun.
yung magpapakaruwas ka, maghihintay ka ng magkakaruwas sa'yo. Puti na lang yung mata mo, maka-inspire, walang darating na magkakaruwas sa sasakyan mo. Ayan, dito kasi self-service talaga lahat. Ayan, so mga ka-inspire, pag pumarada ka sa may karuwas station, pag magpunta ka doon sa painga sa may machine, maghulog ka ng money doon, tapos yung machine yan, machine naman ang magkakaruwas, mga ka-inspire. Depende na lang kung paano ka mag-budget. Meron namang manual, meron naman tayong machine. Yan, kung manual ang gusto mo, siyempre, ikaw, sarili mong gawa yan, sarili mong washing, yan. So, kung gusto mo naman ng hayahay ka rin, maghulog ka dun sa may machine, yung machine na po ang magkakaruwas ng iyong sasakyan. Pulley na po yun, pulley wash na po yun, mga ka-inspire. Pangatlo, mga ka-inspire, fishing. Mahilig ka bang mag-fishing? Mahilig ka bang mangisda? Mga ka-inspire, kung yan sa Pilipinas, open ka ng mangisda dyan, walang nanguhuli, walang naninita sa'yo. Mga ka-inspire, dito hindi pwede. Ang na mga mangingisda dito, kahit mamimingwit yan sa lawa, mga ka-inspire, dito lisensyado yan. May license ka dapat, meron kang uniform, yan mga ka-inspire. Mayroong uniform ang mga mangingisda dito. Kapag ikaw ay nahuling ng isda sa lake or sa lawa nang wala kang lisensya, huli ka. Kulong, jail ka, mga inspire. Magbabayad ka pa ng penalty. Ayan, so yung mga mangingisda dyan, tapos napunta kayo dito sa Poland, tapos naghanap kayo ng mayiisdahan, huwag na huwag kayong magpapahuli, mga inspire, kasi napaka-restricted talaga nila dito pagdating sa mga fishing. Pangatlo, mga inspire, hunting. Ayan, yung mga mahilig mag-hunting dyan, makakita ng bari, makakita ng ibon, makakita ng rabbit, o kaya makakita dyan ng bayawak or kung ano-anong animals man yan, yung mga mahilig mag-hunting katulad ko. Ayan, so mga inspire, ang pag-hunting or ang paghahanap dito ng mga hayop, no, na pag sabihin natin panghuhuli ng mga hayop lalo na sa mga forest, mga inspire, yan ay prohibited din. Hindi po basta-basta, kailangan din po meron kang lisensya. Alam mo ba kung ilang taon bago makuha ang lisensya mo kapag ikaw ay 6 years, mga ka-inspire? 6 na taon ang application ng license sa pag-hunting, mga ka-inspire. Huwag mong gagawin yan, lalo na kapag napunta ka dito sa Poland at na-assign ka sa isang lugar na magubat, maraming animals, huwag mong gagawin. Kasi once na mahuli ka, jail, kulong, bayad, penalty ka pa, mga ka-inspire. So huwag po ninyong gagawin yan. Kung gagawin ninyo yan, siguraduhin ninyong walang makakakita sa inyo, mga ka-inspire. Last company ko, mga inspire, nagtrabaho ko sa railway, mga inspire. Meron akong isang kasamahan na Pilipino, mga ka-inspire. Nag-grass cutter sila sa madamong, sa gilid ng railway, nag-grass cutter. Meron siyang nakitang isang itlog, mga ka-inspire. Alam mo yung pugad? Meron siyang nakitang pugad. Yun, tapos na meron siyang itlog. Alam mo ang ginawa nung kababayan natin, mga ka-inspire? Hinigot ng hilaw yung itlog. Hinigot. Kinabukasan, mga ka-inspire, nakarating sa agency. Oh my gosh! Sabi, pinayuhan. Hindi naman siya pinagalitan. Hindi naman siya nireport. Kasi pinayuhan na lang siya nga. Hindi pwedeng dapat galawin. Hindi dapat galawin yung mga. Kasi once na may nakagita sa kanya, lagot siya, mga ka-inspire. Lagot siya. Hindi dapat yun ginagawa. Ayan. Pang-apat, mga ka-inspire. Ayan. Family. Alam niyo ba, mga ka-inspire, dito sa Poland, lalong-lalo na sa mga anak na lalaki, mga ka-inspire, ito ay sinabi, ito ay nalaman ko sa aking isang katrabaho na I think last month lang siya na nagkwento siya sa akin about nga sa life niya. 18 years old na siya, mga ka-inspire. So, bakit ko ito nasabi? Mga ka-inspire, kapag ikaw, dito sa Poland, kapag ikaw ay 18 years old na, kailangan mo na pong humiwalay sa iyong pamilya. Kailangan mo na pong buhayin ang iyong sarili. Kailangan mo nang tumayo sa iyong sariling paa. Yan. So, yan ang, ayan. Nalaman ko po yan sa aking katrabaho before dito sa, bago pa lang, sabi niya. Tinanong ko sa kanya, sabi ko sa kanya, where is your house? Are you near in our house? Sabi ko sa kanya, mga ka-inspire. Alam niya ang sagot niya, wala daw siyang bahay. Homeless daw siya, mga ka-inspire. Ganon ka-rich ang mga homeless dito, mga ka-inspire. Nagtatrabaho. Ang mga homeless dito, nagtatrabaho. Yan. So, sabi niya sa akin, since when I was age 18 years old, sabi niya, I need to separate from my family.
I need to ano ba, nahihirapan ako mag-English. Sabi niya mag-inspire. Kailangan ko humiwalay sa aking pamilya kasi yan ang policy dito sa Poland. Kapag ikaw ay lalaki at nag-edad ka ng 18 years old, kailangan mong humiwalay sa pamilya mo at buhayin mo ang sarili. Ang ating last ay driver's license. Ayan, ang driver's license mga ka-inspire. Meron pong pagkakaiba. Bakit ko nabanggit ito? May pagkakaiba pa ang driver's license dito at saka driver's license dyan sa Pilipinas, especially sa mga motorista. Yan dito kasi mga ka-inspire, no? Kapag ang motorsiklo mo ay 110 or 150cc pababa, 150cc pababa, mga ka-inspire, no need po ng license. Hindi po yan kailangan ng license. Ayan, natandaan nyo mga ka-inspire, 150cc pababa, yan, hindi po yan kailangan ng license kahit magmotor ka dyan ng walang lisensya, pero kailangan mo pa rin mag-ingat. Ayan. Yan, kahit four wheel yan, basta yung sasakyan. Di ba may mga electric bike mga ka-inspire? Ay mga electric car dito sa Poland kasi mga ka-inspire na 50cc, 100cc, ayan, mga ganyan. So yun, hindi kailangan ng lisensya yan mga ka-inspire. Gusto ko mag-share about sa na-experience ko dito sa Poland. Yan. So sana nagustuhan nyo. Sana nagkaroon kayo ng ideya na sana na meron naman kayo natutunan sa aking trivia ngayong araw na ito mga ka-inspire. At syempre mga ka-inspire, kung hindi ka pa na ako subscribe sa aking YouTube channel, ulitin ko sa iyo, mag-subscribe ka na, i-hit mo na yung bell button, i-customize all mo mga inspire para ikaw ay updated sa mga video na aking i-upload. Siyempre, pag nag-upload ako, bell yan kaagad, ikaw ang unang-unang mga kapanood sa aking video. Yan, so, maraming salamat sa inyo mga inspire and God bless you all. Bye-bye.